Hello mga kapapa. Magandang umaga. Kumusta na kayong lahat? Nag-almusal na ba? Kumusta ng tulog? Ako mukhang mahaba ang tulog. Alam nyo, aga-aga ang init-init, no? Grabe na talaga to. Grabe na talaga sa Pilipinas, no? Alam nyo ba na ngayon, alas 5 pa lang. Grabe na. Grabe na ang init. Pero ganun siguro talaga. Nagbabagong panahon eh. Sabi nga, laging law lang change. Yan ang permanente. Hindi yan nagbabago yung salitang yan. Change. Anyways. May kukwento ako sa inyo. Ano naman yan? Ano naman yan? Alam niyo naman ako. Mukhang kwento. Kakakapi mo. Ay, hindi. Mawa na na to alkaline. Alam nyo tong alkaline. Dapat to iniinom bago ka kumain, actually. Mainom siyang inumin na sa'yo na yan, ha? Mag-vitamin C ka din. Mainom siyang inumin na wala pang laman ng tiyan. Kasi hindi naman hahapdi ang tiyan mo rito kasi alkalinized nga siya eh. So, ikaw, ha? Mag-vitamin C ka din. At saka, kapag ininom mo kasi yan ng, after kumain, medyo hindi masyadong maganda yon. Kasi si alkaline, okay, itong alkaline ay maaari niyang maubos lahat ng acid sa tiyan mo. So, alam naman natin yon na may mga acid talaga na kailangan ng tiyan natin para sa digestion. Tama? So, mas mainam to na, yan, ganyan, bago ka kumain, or sa umagang-umaga. Anyway, hindi naman nga sasakit ang tiyan. So, ito, madalas, ito, usually talaga, bago kumain. Sa umaga, ito yung una kong tinitake. 24 alkalines. Anyways, kwento ko nga pala, nakalimutan ko na na. Yung kwento ko sa inyo ay yung matanda na tawag sa kanya crying lady. Kasi naman, wala na siyang ginawa sa buhay niya, kundi umiyak araw-araw. Siguro, gusto niya mag-artista. Hindi naman. Oh, shout out sa nagbigay ng baso. Anyways. Ang anak niya kasi ay dalawang babae. Ngayon, yung isa ay nakapangasawa ng nagtitinda ng payong. Abang yung isa naman, ang napangasawa ay nagtitinda ng noodles. Vendor. So, ba't siya iyak ng iyak? Kasi pag tag-ulan, naiiyak siya dahil sino kaya ang bibili? Ano kaya ang ititinda ng anak kong yung nagtitinda ng noodles? Kasi hindi niya mapapatuyo ang noodles dahil ulan ng ulan. Araw-araw, nag-aalala siya para sa kanyang anak. Kapag nagtag-araw naman, at maganda pa no, walang ulan. Umiiyak din siya. Bakit? Nag-aalala naman siya dun sa anak niya na ang asawa ay nagtitinda ng payong. Sino bibili ng payong? Eh, wala namang ulan. So wala na siyang ginawa sa buong buhay niya, kundi mag-alala at umiyak. Nakalimutan niya na ang sabi nga nung kanta, nakalimutan mo na bang tumawa? Nakalimutan niya na yon. Parang ikaw lang ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Ayan, ganyan siya. Hanggang siyang araw, may na-meet siya na monk. At nagtanong siya kung paano nga ba, paano ba siya tatawa? Paano siya magiging masaya? So, sabi nung monk, ano ba kasi ang iniiyak mo? Anong dahilan ng kalungkutan mo?
nagkwento siya. Sabi niya, minum siyang kape. Hindi. Kafe! 24 green kafe ng M-Core. Ayan. So sabi niya, napakasarap po ng kape ng M-Core, sabi niya. Ang gulo mong kausap, Papa. Ah, joke lang. So ikinwento niya sa Monk yung mga bagay na ipinag-aalala niya. So, sabi ng Monk, alam mo, ituturo ko sa iyo kung paano mananatili ang ngiti sa iyong mga labi at hindi ka na iiyak at mag-aalala. Sabi niya, yes! Sige po, please. Now na. Oo naman, sabi ng Monk. Ganito gawin mo. Simple lang. Kapag tag-ulan, ang iisipin mo ay yung anak mo na ang asawa ay nagtitinda ng payong. At pag tag-araw, ang iisipin mo ay yung anak mo na ang asawa ay nagtitinda ng noodles. Oo nga. Tama naman. Diba? Sabi sa kanya, yun ang gagawin mo. At magmula nga noon, lagi nang masaya, yung crying lady, siya ay smiling lady na. Baka minsan laughing pa. Tama ba? Para namang kalokohan ng kwento mo. Ikaw ba yun? Nagsasalita. Actually, maaari namang kwento lang yan. Pero, ang point doon is, ikaw. O, ba't ako nadamay? Ako naman, damay ka rito. Sa buhay kasi madalas, nag-aalala lagi tayo. Sabi nga doon sa isang librong nabasa ko dati, sabi niya, ang buhay daw ng tao ay walang hanggang pag-aalala. Bakit? Pagka nagkaanak, habang nagbubuntis, namang problema na yan. Baka hindi makaanak ng maayos. Pag nakapanganak na ng maayos, nag-aalala na naman yan. Baka yung anak ko magkasakit, baka hindi ko maalaga. Pag nag-aral na mong problema yan, baka yung makakaklase ng anak ko, baka hindi makagraduate. Pag nag-high school na ko, baka mag-boyfriend agad ng anak ko, baka hindi makatapos. Pag nag-college na ko, papapatapos ko ba ito? Ang mahal-mahal pala ng college. Pagka-college, makakapag-trabaho kay agad ang anak ko, baka walang makuhang work. Pag nakapagtrabaho na at nag-asawa na, ano sasabihin naman, mabait kaya yung napakasawa ng anak ko? Makasakta na ang anak ko. Walang katapos ang pag-aalala. Sa buhay, kailangan lang nating tignan yung magandang side. Ang tawag doon, perspective. Nasa sayo yan, kung ano ang perspective mo sa buhay. Gusto mo bang tignan yung laging negatibo o yung positibo? Dahil isang bagay, pero laging may dalawang sides. Yan. Okay? Nasa sayo yun. Kasi may isa pa akong kwento. Ang dami-dami mo naman kwento. May isa akong kwento na hindi kayo makalimutan dahil napakalupit na mentor ng kwento ng sa akin. Yung isang pari ba siya? Hindi, isang mayaman. Nakita siya nung pari na pumunta sa isang home for the aged at nagdala ng supply, tapos umalis na. Ang ganda na sa sakin niya, grabe. Sabi niya, apakayaman nun, sabi nung guard, ay opo, dinadalahan niya po, supply po ito para sa father niya. One day, isang araw, nakita niya uli yung lalaki. Namukha niya eh, yun talaga yun eh. Nasa isang gilid ng kali, lasing. At madumi, bagamundo. Sabi niya, ito yun eh. Nilapitan niya. Sabi niya, Ginoo, hindi ba't ikaw yung nakita ko na nagpunta doon sa Home for the Aged na gantong lugar? At ikaw ay may sasakyang maganda, nakabihis ka ng maganda, ikaw yun. Sabi nung lasing,
Ang father. Ako ito, hindi ako yon. Sabi, ikaw yun eh. Twin. Twin Creon. Inglisero, no? Kakambal niya pala yun. So, tinanong siya nung pare, ba't ka nagkaganyan? Ba't yung kapatid mo okay na okay? Ba't ikaw ganyan? Sabi niya, yung tatay ko, lasing ko. Ah, okay. So, kaya pala siya nagkaganon dahil ang tatay niya isang lasenggo at ginaya niya ang tatay niya. Isang araw, inabangan nung pare, yung mayaman na dumating doon. At hindi naman siya nabigo. So, na-meet niya yung mayaman na kakambal. Sabi niya, Ginoo, nais kitang tanungin kasi may kakambal ka pala. Sabi nung lalaki na mayaman, ah, oo, father, kakambal ko nga yun. Eh, ikaw, bakit ka okay na okay? Ah, kasi po, father, ang tatay namin ay lasenggo. Nuggets? Oo. Iisang dahilan, pero magkaiba ng kinalabasan. Tama ba? Yung isa, dahil lasenggo tatay niya, tinanggap niya na magiging lasenggo din siya. At ginawa niya at ginaya niya. Yung isa, siguro kinasuklaman niya ang pagiging lasenggo. Kaya, nagsikap siya. At iniba niya ang landas niya. Tama ba? Anong point? Wala. Hindi. So, ganun lang yan, mga kafafa. Madalas sa buhay natin, ganyan. Halimbawa, may naman. Huwag naman yun. May mga pangyayari nga na, halimbawa, itong pandemic, di ba? Ang daming nawala ng trabaho, ang daming nalungkot, ang daming na-stress, lahat na. Napakataas ng percentage ng ano ngayon, pagpapakamatay. Samantalang magkape lang sila, masaya na dapat. Eh, joke lang. Napakasarap talaga nito. Yum. Sa buhay natin, hindi natin maiwasan yan. Andiyan ang problema. Sure yun. Pero nasa sa atin yun. Paano natin siya titignan? Ang pandemic, maraming nawala ng trabaho. Pero tanggapin natin, marami ding yumaman dahil sa pandemic. Tama? Bakit? Nagkaroon kasi ng panibagong pangangailangan ang tao. At kung doon ka mag-focus, eh di panalo. Tama ba? Ah, bakit ikaw panalo ka ba? Hindi din. Ang ibig ko sabihin, huwag tayong mag-focus dun sa bagay na negatibo. Oo, maraming nawalan. Pero pwede kang mag-vendor, magtinda ng kung ano-ano, magtinda ng mask, magtinda ng ganito na ganyan. Marami rin na ibungang magandang industriya at panibagong mga negosyo kung saan nagtagumpay din ang marami. Tama ba? Kailangan mo lang sayawan. Ito pa ang ilangan ngayon. Ay, ito ngayon ay tinda mo. Tama. Parang yung matandang babae. Muulan ba? Di isipin mo, masaya ka ngayon kasi yung nagtitinda ng payong siguradong power. Nasa atin lang yan, kafatid, kafafa. At naniniwala ako na naunawaan nyo yung mga pinagsasabi ko kasi alam ko nararanasan nyo yun at alam nyong nararanasan ko rin yan. Pare-parehas lang naman. Huwag nyong isipin na kayo lang ang nakakaranas niyan, na kayo lang ang hirap na hirap, na kayo lang ang parang mahinang nila lang. Pare-parehas tayong nanghihina, mga kafafa. Si Fafa Elves laging nanghihina yan. Kaya na-relate na relate ako eh. Di ba? Pero kailangan mo lamang mamili alin ang titingnan, alin ang ifo-focus. Dahil pag nag-focus ka sa negatibo, paktay na. Kafafa, laging may pag-asa. Laging may pag-asa. Bakit? Andyan si Lord eh. Siya yung nagbigay sa atin ng pag-asa. Tama ba? So, nasa sa atin lang yan palagi. Sana natuwa ka sa kwento ko ng crying lady na naging smiling lady at naging laughing lady. Ha? At sana natuwa ka doon sa magkapatid na kambal na ang tatay alas siya nyo. At sana nakuha mo yung aral kung saan dapat mong gamitin yon araw-araw para maging positibo ang pananaw mo anuman ang ibinabato sa'yo ng pagkakataon.
Muli, ako ang iyong kafafa na laging nagpapaalala. Nakalimutan ko mag-shoutout. Dahil wala nagpaalala. Masasunod na lang. Shoutout sa inyong lahat. Mahal ko kayong lahat. Okay, ito ang iyong kafafa na laging nagpapaalala. Kafatid, kafafa, huwag na huwag mong iisipin na wala kang halaga at wala kang kwenta. Dahil sa totoo lang, meron kang value. Si Lord mismo ang nagbigay niyan at mahal ka ni Lord. Siyempre, mahal din kita. Kaya naman, magmahalan tayo sa tamang paraan para ang buhay maging magaan sa bawat isa. Kailangan natin ngayon yan. Magpakatatag at lagi manampalataya sa Panginoon dahil na rin siya, hindi naman niya tayo pinababayaan. Okay? So muli, maraming salamat. Alam niyo na. Manatili tayong masigla at malakas sa pangatawan dahil kailangan natin yan sa kantong panahon. Okay? Proteksyonan ang katawan at ganun din ang mga taong nakakasalamuha mo sa araw-araw. Maraming salamat. God bless us all. Paalam. Bye-bye dito. Malayo eh. Bye-bye.